Naniniwala ka bang may alien civilization sa kung saan man sa universe? Gaano kaya sila ka-advance kumpara sa atin? At paano ba natin iyan susukatin? Ang totoo, wala tayong idea sa kung ano ang itsura ng isang alien civilization. Evolved primates ang mga tao. E ang mga aliens, paano kung reptilian sila? O mga insekto? O hybrid ng mga yan? O maaaring iba? Unique? Isang klase ng species na hindi natin alam at hindi man lang natin naisip. Mayroon lamang isang universal law ang kailangan sundin ng lahat ng species. Iyan ay ang physics, partikular ang enerhiya. At isang paraan para masukat ang isang sibilisasyon ay tingnan ang kanilang pagkonsumo ng enerhiya. Iyan ang Kardashev Scale. Sa pamamagitan ng Kardashev Scale, maaari nating tugunan ang ilan sa malalaking tanong tungkol sa alien civilization. Gaya ng Fermi Paradox na nagsasabing kung may mga advanced civilizations sa universe, eh nasaan silang lahat? Ang estimate ay may 40 billion Earth-like planets sa Milky Way na kaya mag-support ng buhay. Siguro naman ilan sa mga yan ay nakapag-develop ng intelligent life at kung ganoon nga, nasaan sila? Isang pag-aaral na ginawa ng mga researchers ng JPL at Caltech ang nagsasabing kapag ang isang sibilisasyon ay umabot na sa isang point sa Kardashev Scale ay nagse-self-destruct na ito. At yan ang dahilan kung bakit wala tayong makitang ebidensya na isang alien civilization. Wala na kasi sila at nakakalungkot yan. Ipinapakita ng Kardashev Scale ang pinakanakakatakot na teorya sa lahat na kung may advanced civilization sa universe, mas maganda siguro kung huwag na tayo makipag-ugnayan sa kanila. Alamin natin kung bakit. Sa ilang daang libong taon ng human technology hindi masyado nag-advance, nagsimula sa mga simpleng tools, ang pagkadiskubre ng apoy, malaking bagay yan. Gulong, malaking tulong talaga yan. Ang ilang tagumpay sa astronomy, mathematics at physics, tiyak na nangyari. Ngunit nagkaroon ng maraming oras sa pagitan ng mga pangunahing discoveries. Tapos ay dumating ang Industrial Revolution at ang lahat ay nagbago. Sa loob ng ilang daan taon, biglaan ang scientific progress ng tao at mas lalo yung bumilis nang dumating ang Computer Revolution. More than 100 years ago, ni hindi natin iniisip na posible ang human flight. 50 years later, naglalakad na tayo sa buwan. At ngayon, nagpapalipad pa tayo ng mga drones sa Mars. Tila nasa tamang landas tayo pagdating sa scientific progress at sa bilisang advancement ng ating technology, hindi maiwasang isipin kung ano kaya ang mararating natin sa susunod na 100,000 o million years. Kung mayroong alien civilization sa universe na naka-achieve ng isang level ng scientific progress na higit pa sa atin, paano natin ito i-grade at maikukumpara sa atin? At isa nga sa popular na metrics para gawin yan ay ang Kardashev Scale. Noong 1964, na-theorize ito ni Nikolai Kardashev. Sinasabi niyang pwedeng i-categorize sa mga civilization base sa total amount ng energy na available sa kanila at kung gaano karami ang nagagamit nilang enerhiya. Ilagay mo ang dami ng enerhiyang ginagamit ng isang civilization sa isang formula, magkakaroon ka ng numerong magre-represent ng advancement ng technology ng civilization na iyon. Simple lamang ang formula. Ang P ay total amount ng power na kayang gamitin ng isang civilization. Ang K ang numerong magre-represent ng kanilang technological advancement. Yan ang Kardashev number. Tatlong levels ng Kardashev scale, level 1 hanggang level 3, nakalaunan ay nadagdagan pa ng 4 na levels, kaya't ang mga levels na ngayon ay mula 0 hanggang 6. Tingnan natin ang mga levels na yan at nasaan na kaya tayo sa scale na yan. Entry level ang type 0. Ang civilization na ito kayang gamitin ang energy ng kanyang home planet pero hindi pa ang buong potensyal ng planeta. Tama ka, tayo yan. Sa ngayon, tayo ay nasa 0.7 sa Kardashev scale. Maaari tayong umabot sa type 1 sa loob ng 100 taon. Ang type 1 civilization ay kaya nang i-harness ang total energy ng kanyang home planet, pagsunog ng kahoy sa pagluluto, paggamit ng coal, geothermal power plants, gamit ang mga dams. Kayang i-harness ang power ng atoms, ilang kilo ng matter, kayang i-convert sa energy kada segundo.
pagkuha ng power mula sa araw papunta sa surface ng planeta, mga solar panels o satellites na may kakayahang kumuha ng power mula sa araw at ibeam ito sa surface para maggamit ang planeta. At mukhang dyan naman tayo papunta. Ang maganda dyan ay may kakayahan na makontrol ang environment, kaya makontrol ang weather, volcanic eruptions at earthquake, kaya maimpluwensyahan ang ebolusyon ng mga halaman at hayop. Kaya lang, mas dadami ang kakailanganing enerhiya kumpara sa supply. Kaya para patuloy ang ating pag-advance, kailangan nating umalis ng planeta at magsimulang magmina ng resources sa ibang planeta at mga asteroids. Parang science fiction kung iisipin, dahil science fiction talaga. Ang pinakamagandang paraan para ilarawan ang isang civilization habang tumataas ang scale ay sa pamamagitan ng science fiction. Kaya't yan ang ating gagawin. Ang Type 2 civilization ay may kakayahang i-harness ang lahat ng enerhiya sa kanilang solar system. Science fiction pa rin, pero theoretically, pwede yung gawin sa pamamagitan ng tinatawag na Dyson Sphere o Dyson Shell, isang structure na nakabalot sa araw na siyang kumukuha ng enerhiya nito, isang higanteng hollow sphere sa space, at ang araw ang nasa gitna ng sphere. Ang edge ng sphere singlayo ng Earth sa Sun, 150 million kilometers, isang civilization ang nag-i-exist sa interior ng sphere. Napakalaking surface area niyan. 550 million times yan kumpara sa surface ng Earth. Ngunit kahit in theory, posible ang Dyson Sphere, sa ngayon ay sadyang wala tayong ganyang engineering capability. Pinakamalaking problema na siguro ay sadyang hindi sapat ang raw materials sa buong solar system para gawin yan. Pero ang unang hakbang para dyan ay isang structure na kung tawagin ay Dyson Swarm. Makapal na formation ng mga satellite na nag-o-orbit sa Sun. Kukuha sila ng energy sa Sun at wirelessly papadala sa Earth. May isang star na maaaring napapalibutan ng Dyson Swarm. Ang KIC 8462852, kilala din bilang Tabby Star. Kakaiba ang pagbabago ng amount ng light at energy ng Tabby Star at hindi ito may paliwanag base sa pagkakaintindi natin ng stellar physics. Para bang may nakapalibot na isang ring ng matter ang nakapalibot dito. Kaya't may mga nagsasabing maaaring may nagbubuo ng Dyson Swarm sa star na ito. Gayunpaman, may ibang hypothesis din na maaaring hindi pantay-pantay na dust density ang nakapalibot dito. Noong 2018, naging usap-usapan ng mga scientist na gamitin ang Gaia mission ng European Space Agency para maghanap ng mga Dyson Spheres at iba pang megastructures sa galaxy. At kung mayroon ngang civilization na may ganitong structure, ay madedetect natin sila. Pwera na lamang kung nagtatago sila at ayaw nilang may makakita sa kanila. Pero sino naman ang tinataguan ng isang Type 2 civilization? Ang Type 3. Dito tila nakakatakot na ang mga bagay-bagay. Ang Type 3 civilization, sakot na ang buong galaxy, nananakop at nagko-control ng maraming solar systems, kaya nilang mag-harness, mag-store at gamitin ang energy ng lahat ng stars sa kanilang galaxy. Laruan para sa kanila mga planeta, kayang ilipat ang isang planeta papuntang ibang solar system, kayang pagsamahin ng mga solar system, pagsamahin ng mga stars, kayang gumawa ng bagong star. Isang playground para sa kanilang galaxy at parang laruan lamang ang lahat ng nasa loob nito. Para maabot ang Type 3, napakalaking enerhiya ang kailangang gamitin. Ilang libong Dyson Sphere ang nakakalat sa buong galaxy o maaari ding kunin ang enerhiya sa isang black hole na nasa gitna ng galaxy. Maaari nagtatravel na sila sa space ng mas mabilis pa sa speed of light, gumagamit ng wormhole technology para makabuo ng mas maikling daan sa pagitan ng dalawang points sa space-time. Maaaring kaya na nilang i-manipulate ang gravity para i-bend ang space-time para mapaikli ang layo ng dalawang points sa space. Hanggang level 3 lang ang ginawa ni Kardashev. Para sa kanya ay halos imposible na maabot ng isang civilization ng isang galactic level of energy control. Pero sa tingin niya ay kaya natin mag-progress hanggang level 2 bago pa man. Tumatakbo ang oras at isang malaking meteor lang, balik tayo sa simula. Ang ating Sun
mag-expand sa isang red giant 5 billion years sa hinaharap. Sasakupin niya ng orbit ng ating planeta, pero bago pa man mangyari yan, ang papalapit na solar mass, tutunawin ang ating tubig at atmosphere, susunugin ang ating planeta. Kaya't maraming problemang kailangan lutasin. Sabihin na natin nakasurvive tayo at nakaabot tayo ng Type 4. Ano kaya ang itsura ng Type 4? May mga nadagdag na levels sa Kardashev scale. Ang Type 0, primitive civilization. Sa kabila naman, ang Type 4 civilization. Kaya nila mag-harness ang power output ng lahat ng galaxy sa observable universe. Siguradong kaya nilang kunin ang power sa mga black holes, neutron stars at mga regular na stars. Sobrang advanced ang kanilang technology na hindi na ito kayang ilarawan ng science fiction. For reference, ang Star Trek nasa 2.2 ng Kardashev scale, MCU at Asgardians nasa 3.2, Master of Mystic Arts ng Marvel nasa 3.3, ang mga bagong Star Wars sinasabing nasa 3.6, hindi pa rin Type 4. Kung kaya mo nang makontrol ang enerhiya ng buong universe sa Type 4, ano pang meron sa Type 5? Interdimensional beings. Kaya mag-travel sa multiverse at malamang time travel. Ang civilization na ito ay kayang i-manipulate ang lahat ng matter at energy sa loob ng sarili nilang observable universe at malamang kaya pa mag-travel ng higit pa dyan. Pero mas matindi pa ang Type 6. Kaya mag-create ng universe at multiverses. Kaya din nila itong sirain. Maaari silang lumabas sa limitasyon ng oras, impluensya ng mga posibilidad ng hinaharap, gumawa ng iba't ibang timelines. Ang Type 4 parang mahika na para sa atin. Pero ang isang being mula sa Type 5 o Type 6? Parang Diyos. At malamang, hindi mabait na Diyos. Yan ang dahilan kung bakit maraming scientists ang naniniwalang hindi tayo dapat makipag-ugnayan kanino man. Dahil kung makakita tayo ng isang advanced civilization, maaaring yan ang maging dahilan ng ating katapusan. Kung titingnan natin ang Kardashev scale para makausad tayo mula Type 1 papuntang Type 2, kailangan natin ng space exploration. Malamang ang mga extraterrestrial na makakasalamuhan natin ay Type 2 o Type 3 at walang garantiyang mababait sila. Malaki ang posibilidad na kung makuha natin ang atensyon ng isang intelligent civilization ay hindi sila interesado sa pakikipagkaibigan, pero malamang interesado sila sa ating resources. Ang unang pakikipag-ugnayan sa mga aliens ay maaaring makatulong sa pagbilis ng ating advancement o maaaring maging katapusan ng ating species. Wala talagang paraan para malaman. Gayunpaman, marami pa rin taong naghahanap ng intelligent life forms sa space. Ang European Space Agency nag-broadcast ng 3,700 text messages papuntang Polaris. Ang Breakthrough Initiatives, isang programang binuo noong 2015, pinondohan ng bilyonaryong si Yuri Milner. Ang misyon nito ay maghanap ng extraterrestrial intelligence gamit ang iba't ibang paraan. Ang Breakthrough Listen, isang programang nagsusearch sa lagpas 1,000,000 stars ng artificial radio at laser signals. Isa pang programa ang Breakthrough Starshot, magpapadala ng mga probes sa Alpha Centauri system sa bilis ng 20% ng speed of light. Anong sa tingin mo? Magandang idea ba ang mga yan? Ilang mga scientist ang nagsasabing hindi magandang idea yan. Isa na dyan si Stephen Hawking. Maraming scientist ang nagsasabing ang pagkadiskubre ng alien life ay maikukumpara sa pagkadiskubre ni Columbus sa Amerika. Kaso, tayo ang Native Americans at hindi yan naging maganda para sa kanila. Isa lang ang Kardashev scale sa paraan ng pagsukat ng civilization. Marami pang ibang paraan. Noong 2010, si John Barrow, isang mathematician at theoretical physicist, nagpropose ng isang alternative theory sa pagsukat ng civilization. Tinawag niya itong microdimensional mastery. Sinabi ni Barrow na ang mga tao sa ngayon ay cause-oriented, kaya't mas epektibong i-manipulate ang environment kaysa sa lumabas sa cosmos. Type 1, kayang i-manipulate ang mga bagay sa parehas nilang scale, pagbiyak ng mga bato para magmina ng ore, gumawa ng mga building materials mula sa puno. Type 2, kaya mag-manipulate ng DNA, pag-alter ng development and function ng living organism sa pamamagitan ng pagpalit at pag-insert
ng bagong genetic code. Type 3, kaya mag-manipulate ng molecular bonds para makagawa ng bagong material. Type 4, manipulation ng atoms, nanotechnology na kayang gumawa ng artificial life forms. Type 5, kakayahang baguhin ng atomic nucleus, gumawa ng mga bagong elements. Type 6, kaya mag-customize ang mga basic forms ng matter, quarks, leptons at i-organize ito sa isang complex system. Hindi lang basta naiintindihan ng quantum physics, nakokontrol pa. At ang type omega, complete control sa space at time. Sa ngayon ay nasa pagitan tayo ng type 3 at type 4 sa microdimensional mastery scale. Kaya't ang susunod na step para sa atin ay ang artificial life. Balikan natin ang Fermi Paradox. Kung maraming buhay sa universe, bakit hindi natin sila makita? May sagot dyan ng isang research mula sa JPL at Caltech. Ang universe ay puno ng civilization ayon sa research. Patay na civilization. Nang dahil sa technological advancement, nasira nila ang kanilang mga sarili. Yan ang dahilan kung bakit walang sumasagot sa atin. At sa landas na ating tinatahak at pagkakaroon ng apocalyptic weapons, tila posible ang senaryong yan. Malayo pa nga tayo sa pagiging species na may kakayahang mag-interstellar travel, ngunit may kakayahan na tayong puksain ang ating mga sarili. Yan siguro ang dahilan sa kung bakit gusto natin makakita ng advanced civilizations sa space. Dahil kung may ibang civilizations na nakalagpas sa panganib ng teknolohiya at nakapaglakbay sa mga between, ibig sabihin, magagawa din natin. Yan din siguro ang dahilan kung bakit gusto natin ang mga istorya ng science fiction tungkol sa future. Maaring hindi magandang future na ito, pero at least, may future. May tila pakiramdam ng kasiguraduhan at kapayapaan na kahit maikli ang buhay ng bawat isa, magpapatuloy pa rin ang ating species. Pero, sigurado nga bang tuloy ang buhay sa Earth? Kapag nakakita na tayo ng ebidensya ng intelligent alien life, mahihikayat ba nito ang mga tao na gamitin ang teknolohiya para ayusin ang mga problema dito sa Earth at makasali sa mas malaking komunidad sa space? O kung makakakita tayo ng ebidensya ng extinct na civilization, mahihikayat kaya tayong itigil ang kaguluhan? Dahil kung hindi natin malalagpasan ang ating pagiging makasarili at tribalism, yan din ang ating magiging kapalaran. Ang ating future, maaaring parehas ang pinaniniwalaan ng maraming scientists. Walang kinabukasan. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe sa Random Pinas.